Sa pagising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ipang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nasa. Unang hirit, ang saya-saya. Unang hirit, mangunguna ka! Magandang umaga mga igan, narito na mga unang balita. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal, natagpuan po isang bangkay ng isang lalaki sa drum sa Mabitak, Laguna. Ayon sa nakakita, napansin niya ang drum na sa creek nang may maamoy siyang masangsang. Pinagbigay alam niya ito sa barangay. Nakasimento ang drum kaya binakbak pa nila ito at doon na-discovering tao ang laman nito. Base sa investigasyon, may tama ng bala sa bibig, dibdib at likuran ang lalaki. Blanco pa sila sa pagkakilala ng lalaking tinatayang nasa edad 30 hanggang 40 taon. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa kalapit na mga bayan kung may napaulat na nawawalang lalaki. Na-rescue ang 22 biktima ng human trafficking sa Pampanga at Tarlac. Karamihan sa kanila ay minor de edad. Ang mga umunoy nagbibenta sa kanila online, mismong kaanak po nila. May unang balita si Rafi Tima. Sa liit pa ng ilang batang biktima, kinailangan silang bitbitin ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center o WCPC. Ang isa, kalong ng naaresto niyang lola. Kasama sila sa 22 biktima ng exploitation na nirescue ng WCPC sa tatlong magkakahiwalay na operasyon sa Pampanga at Tarlac. Yung isang kaso is ni-refer ng Australian Federal Police, tapos yung isang kaso ay ng US Homeland Security Investigations, at yung isa naman ay through proactive investigation. Sa tatlong sabay-sabay na operasyon, 4 na suspect ang arestado. 20 sa mga na-rescue, pawang minor de edad. Doon sa referral nila, sinasabi nilang may facilitator na Pinay at cohorts na kung saan nagbibenta sila ng mga images, videos at nagla-livestream sila na inaabuso sexual ang mga batang ito. Nakumpiske rin ang ilang cellphone na nakitaan ng mga malalaswang larawan at video. Ayon sa PNP, base na rin sa sinasabi ng kanilang mga foreign counterparts, tumaas ang mga ganitong aktibidad sa buong mundo mula nang magka-pandemya. Ang doon ng mga tao online. Yung mga facilitator natin naka-lockdown sa bahay, hirap ang trabaho, hirap kumita. Ang nakalulungkot, tulad ng mga naunang operasyon ng PNP, mga mismong ina at kaanak ang suspect. 1,000 to 3,000 piso daw ang singilan na karamihan ay dayuhan ng parokyano. Si Aling Bebang, di niya tunay na pangalan, aminadong 2017 pa nagsimula sa online sexual activity. Pero sarili lang daw niya ang nilalako niya noon. Hindi ko na po talaga sinasalang yung anak ko, alam ka. Nung itong time na po na ito, talagang nangailangan lang po. Itinanggi ng lola na isinasalang niya ang mga batang apo. Pag-amin pa ng suspect, alam ito ng kanyang mga kapitbahay sa Pampanga. Sa kanila lang din po ako gumaya. Marami po sa amin yan. Pakiusap ng PNP, huwag magatubiling isumbong sa mga otoridad ang mga ganitong aktibidad na may kaparusahang habang buhay na pagkakabilanggo. Ito ang unang balita. Rafi Tima, Buong Puso, para sa Pilipino. Mahigit 20 milyong pisong halaga ng Peking Copper Mask ang nakumpiska ng NBI sa magkakahiwalay na operasyon sa Laguna, Binondo at Baclaran. Laging una ka sa balita ni John Consulta, exclusive. Tulong-tulong ang 5 ahente ng NBI NCR sa paggamit ng bolt cutter para putulin ang kadena ng gate ng target establishmento sa Binyan, Laguna. Nang mapasok ang 2 kwarto, tumambad na ang sangkaterbang kahon na naglalaman ng pinaking copper mask. These copper masks, they are fake. Okay? We are going to seize this. We have a court order. Okay? Huli naman ang isang negosyanteng Chinese national at 4 sa kanyang mga tauhan. Ganito nga karami ang mga kahon ng copper mask na tumambad sa NBI dito sa Binyan, Laguna. Bukod sa mga branded face mask, ay meron din mga nakapackage ng mga face filters na lahat ay pawang mga peke.
Ayon sa NBI, aabot sa mahigit 20 milyong piso ang halaga ng Peking copper mask na nakumpiska. Tumagi magbigay ng pahayag ang mga nahuli. Sinilakay din ng NBI ang mga tindahang nagbebenta ng Peking copper mask sa Binondo, pati na sa Baclaran. Alam na namin po na hindi na po pwedeng ibenta, kaya lang, siyempre trabaho lang po to, sir. Nagreklamo sa atin yung kumpanya, yung copper mask, represented by their lawyers, na mayroong araw na naglipanan ng mga peke o hindi autorisado na ginagaya yung kanilang produkto. Itong ating complainant ng Copper Mask Philippines, sila yung authorized distributor o may legal authority from the Intellectual Property Office para sila lang ang magkaroon ng kantong negosyo sa Pilipinas. Sa unang tingin, aakalain mong mga original ang mga copper mask na ibinibenta sa mga tindahan. Pero babala ng Copper Mask Philippines, may panganib na dala ang paggamit ng peke. Hindi nila makukuha yung protection na ino-offer ng produkto ng copper mask. Una, hindi natin alam kung ano yung mga materials na ginamit, kung dumaan ba to sa quality control. Kasi kapag ka bumili ka ng mga peke, una sa lahat, nakokompromiso yung kalusugan mo. Mahigit 60,000 piraso ng copper mask ang nakumpiska sa operasyon at nakaharap sa reklamong copyright infringement at unfair competition ang mga nahuli nagbebenta ng counterfeit copper mask. Kaya nga natin nire ito ay para maprotektahan ang ating citizenry, di ba? Kasi kung ito ay peke o substandard at hindi original, iisipin natin mga kababayan na ligtas sila, yung pala hindi. Tiwala sila na maglakad-lakad dyan, pero hindi naman pala. Kaya dapat dito, after na proper disposition, sirain talaga ito para hindi na magamit ng mga kababayan natin. Yan ang unang balita. John Consulta, buong puso para sa Pilipino. Susubukan sa United Kingdom ang pagturok ng dalawang klase ng COVID-19 vaccine. Mga bakuna ng Pfizer at AstraZeneca ang gagamitin sa pag-aaral. Ibibigay ang dalawang dose sa loob ng 4 hanggang 12 linggo. Kapag napatunayan pwede ang kombinasyon ng dalawang magkaibang bakuna, inaasahang magiging mas flexible ang pagbabakuna. Makakatulong din daw ito sa mga pag-aaral kung paano mas magiging epektibo ang mga bakuna sa mga bagong variant. Sinusubukan na rin ng kombinasyon ng AstraZeneca at Sputnik V ng Russia. Ininspeksyon ng Department of Health ang mga pag-iimbaka ng COVID-19 vaccine sa malalaking government hospital sa Albay at Camarines Sur. Isa sa mga requirement ng auto voltage regulator na mahalaga raw para matiyak na hindi masisira ang mga makina ng mga refrigerator set. Piniyak din ng DOH na may mga naka-standby na generator para hindi masira ang mga bakuna sakaling mawalan ng kuryente. Ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, bahagyang humina yung northeast monsoon ng hanging amihan. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang paghihip nito ha. Ngayong weekend at yan, makikita nyo sa wind map, yung kulay dilaw na yan, hanggang weekend at posibleng sa mga susunod pang araw, ay lalakas pa uli yung hanging amihan na yan. Pero sa ngayon, tail end ng frontal system, yan naman po yung kombinasyon ng amihan at ng easterlies ang magpapaulan dyan sa may silangang bahagi ng Southern Luzon. Yan yung Quezon at Bicol region, mga kapuso. Kaya dyan sa rainfall map, umaga pa lamang, may ulan ka na at kumisang malalakas dyan sa buong Bicol region, maging dyan sa ibang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Kasama na po ang Cagayan at Isabela provinces hanggang dyan sa Mekalinga at Apayao. Hanggang hapon, makikita nyo mas maraming lugar makakaranas sa mga pagulan at mas malalakas na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at landslide. Hanggang gabi, mga kapuso, may ulan dyan sa Bicol region, Calabarzon, hanggang sa ilang bahagi ng Central Luzon. Uulanin din ang ilang bahagi ng Metro Manila pagdating ng hapon at gabi, kaya yung po mga taga Amanava, Quezon City, Marikina, maging dyan sa Pasig, maging I am ready kayo, magdala po kayo ng payong o kaya jacket. Maging I am ready rin sa ulan ang Eastern Visayas. Yan naman po yung Summer Leyte provinces. Umaga pa lamang may kulay na, ibig sabihin yan may ulan na. Pagdating ng hapon, maging ang western section, yan yung
dyan sa may Capiz at Aklan, makakaranas din ng mga pagulan. Posible rin po yung mga pagbaha, mga kapuso dyan sa Eastern Visayas. Sa Mindanao, posible ang ulan sa rehiyon ng Caraga at Sulu Archipelago pagdating po ng umaga, mga kapuso. Pagdating naman ng hapon, maraming bahagi na ng Mindanao ang makakaranas ng mga thunderstorm, mga kapuso, pero mga hanggang katamtamang pag-ulan lamang yung inaasahan, lalong-lalo na pagdating sa hapon. Sa mga kapuso nating mangingisda, mataas pa rin ang alon dyan sa mga baybayin ng probinsya ng Isabela, Aurora, Quezon, kasama ang Polillo Islands, Bicol Region, hanggang dyan sa may northern at eastern coast ng Northern Samar. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Sa Tagaytay, piniling mamasyal ngayong weekend ng ilan nating kababayan para maranasan ng malamig na panahon. At live mula sa Tagaytay, may unang balita si Corinne Tagaybayan. Corinne! Igan, good morning. Sinusulit ng marami ang malamig na panahon dala ng hanging amihan ngayong Pebrero. Maaga pa lang, marami na ang narito sa People's Park para ma-enjoy ang view, mamasyal at mag-food trip. Dahil madaling araw, higit isang oras lang kami bumiyahe mula Makati City papuntang Tagaytay. Pagdating namin dito, ganito kakapal ang hamog paakyat ng People's Park. Dahil new normal, sarado pa rin ng madaling araw ang iba't ibang establishmento na dati ay bukas 24 oras. May curfew pa rin kasi ang Tagaytay City na sa ngayon ay nasa ilalim ng MGCQ. Bandang alas 5 ng umaga, unti-unting nang dumami ang mga tao rito. Lahat sila naghihintay magbukas ang parke. Ang iba, galing sa Metro Manila at bumiyahe raw sila para ma-relax naman. Ano, masyal po kami kasi day off po namin, kakauwi lang namin kagabi. So alam namin maganda yung panahon at malamig ngayon dito sa Tagaytay. Hinahabol po namin dito yung lamig po kasi alam namin ngayong February malamig talaga. Yung view po, yung view din po. Kasi yung klima po, parang abot din po sa amin. Iba po yung lamig po dito sa taas. Dito sa kinatatayuan ko, nasa 22 degrees Celsius na ang temperatura dito. At sa ngayon, kakabukas lang ng People's Park, kaya ma-enjoy na ng mga turista ang magandang tanawin dito. Live mula rito sa Tagaytay City, ako si Corinne Katibayan, buong puso para sa Pilipino. Maraming deboto naman ang nagsisimba sa Quiapo Church ngayong unang Biyernes ng buwan. Bit-bit nila ang iba't ibang kwento ng kanilang pananampalataya, milagro, at pasasalamat sa Poong Nazareno. Live mula sa Quiapo, may unang balita si Jonathan Andal. Jonathan! Igan, good morning. Sa mga oras na ito ay marami pa ring tao dito sa may Quiapo Church. Quiapo Day kasi ngayon, tsaka first Friday pa ng buwan. Ito, nakikita niyo sa likod ko, medyo bakante pa yung Plaza Miranda dahil pasimula pa lang ikalawang misa at nagpapapasok pa lang sa ngayon ng mga tao. Kanina, yung marami sa mga nakausap natin na nagsisimba dito, nagsisimba daw yung Biyernes sa Quiapo para magpasalamat sa milagrong kanilang natanggap mula sa itim na Nazareno. Sa unang tingin, aakalain mong normal lang ang mga binte ni Fresil. Pero may mga bali pala ang buto sa isa niyang binte matapos maaksidente sa motorsiklo noong 2017. Inakala niya noong hindi na siya makakalakad. Pero dahil daw sa mga panalangin niya sa itim na Nazareno, tatlong buwan matapos ang aksidente, nakalakad siyang muli kahit hindi nagpa-opera ng binte. Sabi ko makalakad po ako ulit. Hindi na ako magiging kaskasera. Araw-araw po yun ang hinihiling ko kay Ama. Pero sa awa ng Diyos naman po, nakarecover din po ako agad. Milagro rin ang dahilan kaya tuwing unang Biyernes ng buwan, bumibiyahe mula Bawan, Batangas, sina Melanie para makapagpasalamat sa Nazareno na nagpagaling daw sa kanyang mister. Yung nagkasakit ng aneurysm, ang aking asawa, sa kanya ko yun hiniling. Tapos nakasurvive siya. As we all know na mahirap makasurvive sa aneurysm, di ba? Marami pang kwento ng himala ang mga deboto sa Quiapo Church. Marami ang nandito para magpasalamat sa milagro, habang ang iba ngayon palang humihiling ng himala mula sa Nazareno. Igan, itong kinatatayuan ko, kaninang first mass, parking ito ng mga motorsiklo. Pero sa dami ng tao, ginawa ng mga pulis at ng mga ihos, ngayong second mass,
pinatanggal nila yung mga motorsiklo para dito na pumuesto yung mga tao para doon sa second mass. Sa mga oras na ito ay napupuno na yung Plaza Miranda kasi nagsisimula na yung ikalawang misa. At yung mga tao na nakikita niya na naglalakad, sila po yung papunta doon sa May Palangka at papunta doon sa Villalobos dahil doon ang entrance kung kayo ay pupunta dito sa may simbahan. Kung kayo po ay may dalang sasakyan, mahihirapan na po kayo mahanap ng parking ngayon. Kahit motorsiklo, medyo pahirapan na po ang parking sa mga oras na ito. Dalay ng trapiko sa Quezon Boulevard, kung nakikita niyo, medyo mabagal yung papunta doon sa may ilalim ng Quezon Bridge. Pero yung papunta naman doon sa may taas ng Quezon Bridge ay maluwag pa naman sa mga oras na ito. Yan muna ang unang balita mula rito sa May Quiapo, sa Maynila. Ako po si Jonathan Nandal, buong puso para sa Pilipino. Traffic hirit. Muli pong binuksan sa mga motorista ang General Tino U-turn slot sa Caloocan. Nagdulot kasi ng mabigat na o pagbigat po ng daloy ng trapiko ang pagsasara nito noong pong Lunes. At yan ang ngayon ang sitwasyon sa naturang U-turn slot. So far, so good. On a Friday morning, meron lang, of course, marami-rami ng mga sasakyan ang nasa lansangan sa mga oras na ito, 6:17 in the morning. Pero wala naman pong masyado pang gaanong traffic sa mga oras na ito. Sabi po ng MMDA, mananatiling bukas ang U-turn slot hanggang hindi natatapos ang planong elevated bus ramp. Samantala, inilunsad na ang GMA Now kung saan po pwede na mapanood ng paulit-ulit ang mga programa ng Kapuso Network sa inyo pong Android device. Kung paano yan, gamitin, alamin sa unang balita ni Oscar Oida. Kapuso, nood-nanood ka na ba ng iyong paboritong GMA program pero kinakailangan mong pumunta somewhere? 10 bits to the max, no? Well, 10 bits no more dahil nandito na ang GMA Now. Ang plug-and-play dongle na maghahatid sa inyo ng inyong mga paboritong TV programs kahit wala kayo sa loob ng inyong mga tahanan. Malinaw, in real time at higit sa lahat, libre ang panonood. May mga palabas din kasi tayo na kinakailangan, mas maganda mapanood mo na kagad eh. Tulad ng mga breaking news natin, kailangan yan as much as possible tuloy-tuloy. We all know naman, diba, na ang NCAA parating. Ayaw mo naman na nagkwekwentuhan yung mga kabarkada mo na hindi mo naiintindihan dahil hindi mo napanood. Madali lang itong gamitin. Ang kailangan lang, i-download ang GMA Now app sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code o di kaya naman sa Google Play Store. I-plug sa inyong Android device ang inyong GMA Now dongle. Mag-register online at magsa-scan na ito ng iba't ibang free-to-air channel sa inyong lugar na pwede mo ring mapanood. Sa loob ng ilang sandali, ready to watch ka na. At kung sakali, sa kabila nito, may mamiss ka pa rin programa, aba, walang problema dahil pwede mo itong balik-balikan. Naku, talagang whatever circumstance, hindi ka talaga pwedeng manood ng live even if you have it, pwede mo pa rin siyang balikan. On demand naman na siya. You can watch it anytime that you want. Sabi ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon, ang GMA Now ang kauna-unahang mobile DTT receiver na pinagsama ang tradisyonal na telebisyon sa interactivity ng internet. Halimbawa, habang nanonood, pwede ka makipag-chat sa mga kapwa Kapuso na meron ding GMA Now sa pamamagitan ng groupie chat. At dahil kayo ang boss, sa pamamagitan ng GMA Now, mas makikilala ng GMA ang mga viewers at mga palabas na hanap nyo. By virtue of past behavior and preferences, makakatulong sir sa pag-generate ng ano ba ipapalabas natin sa kanila. We always think of the viewer and what is good for them. That also is part of the motivation. Pero hep, that's not all. Dahil kung seswertihin ka, pwede ka pang manalo sa mga palaro at pa-quiz hatid ng GMA Now. Sa digital broadcast, pwede ka magpadala ng, pwede mo ipadala yung questions mismo dun sa broadcast itself. As ano, data, hindi siya as a video. So yung mga questions, for example, na anong kulay ng t-shirt ko? Anong kulay ng suot kong t-shirt ngayon? Kunyari si Willie yung nagtatanong. So pwede mong ipadala yun tapos sabay-sabay ma-receive ng mga nanonood. Tapos pwedeng i-display yung ng app yung question mismo. Doon sa ano, tapos sabay-sabay sila. Unahan ngayon sila magsasubmit.
Mabibili ang GMA Now sa halagang 649 pesos. Abangan ang grand launch ito sa darating na linggo, February 7, sa All Out Sundays. Yan ang unang balita. Oscar Oida, buong puso para sa Pilipino. Kapapasok lang po na balita, niyarig na magnitude 5.4 na lindolang Tinaga Island sa Camarines Norte kaninang alas 6 sa umaga. Ayon sa PBOX, tectonic ang dahilan ng pagyanig sa dagat ang sentro ng Lindol pero wala namang tsunami alert. Hindi naman ito mapaminsala pero mag-ingat pa rin sa posibleng aftershocks. Iga, magandang umaga. Narito tayo ngayon sa Navotas Polytechnic College, isa sa 20 vaccination center na nakatoka dito sa lungsod. So ngayong umaga, magkakaroon sila ng simulation. Tingnan natin yung kanilang mga proseso. Una-una, yung mga nakapilay, kailangan may social distancing, kailangan ng temperature check, at of course, alcohol, no, for their sanitation. Pagpasok dito sa step 1, dito sa kanilang waiting area, kailangan ipakita yung kanilang QR code na makikita ninyo ngayon dito para makita yung kanilang specifics. So ito ay i-scan at para mabilis ang kanilang run-through. Dito sa waiting area, Igan, 20 tao yung pwedeng pumasok at any given time. At ang kanilang target ay 100 na mga taga-Navotas ang babakunahan kada araw. Habang sila'y naghihintay, meron silang pinapanood na ilang mga instructional videos para for more education and enlightenment sa kanilang kukuning bakuna. Dito naman sa susunod na step. Step 2, pagdating ng kanilang registration, yan, dito sila pupunta. Sa registration area, dito naman titignan nyo kanilang specifics at dito na rin sila kukunan ng mga vital signs. Pagkatapos ito, makikita ninyo naman ang step 3 sa counseling area. So kailangan bago nila makuha yung bakuna sa kanilang katawan, kailangan fully aware sila sa kanilang kukuning bakuna at yung effect nito sa kanila. At pagkatapos ito, step 4 naman, screening area. Dito na sila sasalain kung ano yung kanilang qualifications, kung pwede ba talaga silang bigyan ng bakuna. And step 5, nandito na tayo, Igan, sa vaccination area. At ngayong umaga, makakasama natin ang Vice Mayor ng Lungsod ng Navotas, si Vice Mayor Clint Jeronimo. Magandang umaga, Vice. Magandang umaga, Bam, at sa lahat ng mga kapuso natin na nanonood ng unang hirit at syempre sa mga tanaboteño. Okay. Vice, ano po ang makikita natin dito sa kwarto na ito, Station 5 na to na vaccination? Bali dito sa Station 5, ang vaccination area ay dito babakunahan yung ating mga vaccinee. At after noon ay bibigyan lang sila ng card kung saan naka-indicate doon kung kailan yung first dose at nakalagay din doon kung kailan na may schedule ng kanilang second dose. Ano-ano po mga bakunang kinuha po ng lungsod ng Navotas? Sir, ang City Government of Navotas sa pangunan ni Mayor Toby ay kumuha ng AstraZeneca 100,000, good for 50,000 people. At ang Moderna 10,000, good for 5,000 people. At yung Pfizer naman ay 40,000 na inaasahan natin magagaling po sa national government. Okay. So after step 5, Igan, na vaccination, at dito na tayo pupunta sa observation room. No? Anong purpose dito sa observation room, Vice? Bali dito magstay sila ng 30 to 60 minutes para obserbahan kung ano naging reaction ng katawan nila sa bakuna. Napakahalaga nito dahil maaari na merong adverse effect na ma-experience ng mga vaccinees natin. Okay. So Igan, ngayon ng umaga, magkakaroon tayo ng simulation. Kung anong mangyayari, kung sakaling magkaroon ng adverse effect yung kanilang bakuna na itinuro sa kanila kung ano yung magiging paghahanda ng LGU. Sir, pwede pakita ka natin? Yes. Bali, pagdating dito ay i-encode, then kukula ng vital signs and after another 15 minutes, check ulit ng vital signs. Pero, pag nagkaroon ng adverse effect, nandiyan po yung mga medical practitioners natin para i-manage naman po yung kanilang nararamdaman. Pwede nga... For example, kung bayan mo sa inyo, hindi po, yung... Pwedeng magkaroon sila ng allergy. Kung magkaroon ng allergy, ang nabanggit sa atin ni Doktora ay kailangan mag-take sila ng epinephrine. Ay iba naman na adverse effect, pwedeng kunan ng BP at syempre pahigain muna at dalhin dito sa ating bed. Okay. So dito po makikita natin yung... So ito po yung, Igan, makikita ninyo yung simulation ngayon dito. Meron isang pasyente na, kunyari lang naman, ay nagkaroon ng adverse effect dito sa bakuna. Ito yung magiging response ng LGU para sa kanyang
kapakanan. So paano po makikita natin dito, Vice? Ayan, sir. Kukunin siya ng BP. Pero after po niyan, ayan, naka-standby rin naman yung ating ambulansya para kung sakali lang naman ay pwede siyang itakbo sa City Hospital natin kung kinakailangan. Pero ang nakikita naman natin dito sa vaccine, hindi naman ito likely, ano? Yes. Hindi naman ito likely, itong ganitong adverse effect. Preparation lang ito sa mga indication. Kaya merong screening din, kaya meron ding registration para hindi na magkaroon ng ganitong mga situation. Pero just in case, meron pa rin preparation ng LGU. Yes, handang-handa po ang ating LGU sa mga ganitong posibleng adverse effect. Pero tulad ng nasabi nyo, syempre sa screening pa lang, sinecheck mabuti kung talagang handa na sila na mabakunahan. Ay, so ano po ang magiging priority ng LGU sakaling andito na yung mga bakuna? At kailan po ito expected dumating? Sure, expected po ang AstraZeneca by second half of the year. At yung pero ang priority po, syempre medical frontliners, sama po ang uniform personnel, senior citizens po natin at mga indigent po. So dito na ngayon yung mga front, makikita po natin mga emergency. Tinawag na po ang ating rescue team. Nandiyan po, sasakay na po siya sa bed at tatakbo na po siya na gamit ang ambulansya, tatakbo na po siya sa ating City Hospital. So mga preparation naman. Message na lang, Vice Mayor, in closing, ano pong message sa mga taga Navotas po? Hinihikayat po natin ang ating mga kababayan sa Navotas na mag-register na po online, covax.navotas.gov.ph at pwede rin pong mag-register sa City Hall, City Hospital, sa health centers natin, Barangay Hall, at sa opisina po ng senior citizen. So Igan, magandang umaga. Kasama ulit natin ang Vice Mayor ng Navotas, si Vice Mayor Clint Jeronimo Bamalagre, buong puso para sa Pilipino. Mataas pa rin ang kaso ng COVID-19 sa Pasig City, Iloilo. Nagpadala naman ng samples ang Western Visayas sa Philippine Genome Center para masuri kung ito ay positibo sa bagong variant ng SARS-CoV-2. Ang detalye mula sa host ng morning show ng GMA Western Visayas, GMA Regional TV Early Edition, na si Caitlin Revilla. Caitlin! Igan, habang nasa ilalim ng ECQ ang Pasig City, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng mga nagpo-positibo sa COVID-19. Matapos i-swab test ang 275 na talipapa vendor sa Pasig City, Iloilo, na pag-alamang 55 sa kanila ang positibo sa COVID-19. Patuloy ang contact tracing habang isinailalim na rin sa swab test ang kanilang close contacts. Talipapa, extension daya siya ka public market. So, amuna niya nag-desider kita nga i-swab man niya sa ato niya mga talipapa. Ay generally, yan nag-asinarayo sa talipapa. Amo malay nag-asinarayo sa tinda. Sa loob lang ng 2 araw, nasa 70 na ang bagong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Nasa 300 ngayon ang kabuang kaso. Nasa quarantine facility ang mga COVID patient na karamihan ay asymptomatic. May 12 specimen sample rin mula sa Western Visayas ang ipinadala sa Philippine Genome Center. 2 rito ang mula sa Negros Occidental, habang 10 naman mula sa Iloilo. Sa Davao City, presyo naman ng baboy ang tumataas. Umabot na sa mahigit 300 pesos ang kada kilo sa lungsod. Ayon sa DA, COVID-19 pandemic ang kailangang sisihin dito. Mas makonte yung ma-produce because of the sa COVID lang rin ng mga pandemic. And of course, yun lang rin po talaga. More on law of supply and demand lang rin po talaga. Ganito rin ang problema sa Vegan City. Umaaray na ang mga meat vendor dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng live weight na baboy. Ang dating 160 pesos ng live weight na baboy, ngayon umaabot na raw ng 170 hanggang 180 pesos. Dagdag pa ang problema sa kakulangan ng supply. Pati karne ng baka, hiniling na rin na itaas ang presyo mula 260 gagawing 280 o 300 pesos kada kilo. Bibili paminsan-minsan na lang. Mabigat pag walang trabaho. Sa Cebu naman,
Kung dati mag-average ng 100 hanggang 120 na mga baboy ang kinakatay sa slaughterhouse ng Lapu-Lapu City kada araw, nitong nakaraang mga linggo, mag-average na lang ng hanggang 90 na baboy. Kaya pati mga lechonero sa syudad, apektado. Naadyo ubang nga lechonero nga napiktuhan dyan, kaya wala dyan kuno sa sila yung mga baktin nga nangabot, kaya wala lagi apike dyan kuno, wala dyan kuno yung mapalit nila. Upang masiguro na hindi tataas ang presyo ng karneng baboy, nanindigan si Cebu Governor Gwen Garcia na iban ang pagpapalabas ng mga buhay na baboy sa ibang probinsya sa loob ng 6 na buwan, kasama sa ipinagbabawal ang pagpapalabas ng mga inahing baboy. Igan, maliban sa mga buhay na baboy, ipinagbabawal din ang transport ng mga processed pork meat. Samantala sa Western Visayas, hinikayat ang mga backyard livestock na magpatuloy sa pag-aalaga ng baboy. Igan, yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ang GMA Regional TV Early Edition maya-maya pagkatapos ng unang hirit. Igan? Caitlin, may resulta na ba ang ilang sample na naipadala sa Philippine Genome Center na galing dyan sa Western Visayas? Igan, sa ngayon, hinihintay pa ang resulta kaya hanggang ngayon hindi pa matukoy kung may UK variant ba talaga na nakapasok dito sa Iloilo. Hindi rin masasabi kung ito ba ang dahilan ng biglaang pag-akyat muli ng kaso ng COVID-19. Maraming salamat. Ingat, Caitlin Revilla. Sa Mariveles, Bataan, mahigit 800,000 pisong halaga ng umano'y marijuana ang nakumpiska mula sa isang estudyante. Mag-asawa naman ang naaresto sa isang buy-bust operation sa General Santos City. Narito ang unang balita. Dati nang may arrest warrant para sa ilegal na droga si Joey Wario. Kahapon nahuli siya at kanyang asawa na si Norsalin Pulalun sa isang buy-bust operation. Nakuha sa kanila ang 2 pakete ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 7,000 piso. Walang pahayag ang mag-asawa. Parehong marijuana naman ang nasabat sa 2 drug suspect sa Bataan. Ang isang suspect na huli sa aktong nagbebenta ng marijuana sa Abukay. Sa bayan ng Mariveles na kumpiska mula sa 25 taong gulang na estudyante ang tinatayang 7 kilong marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 800,000 piso. Walang pahayag ang 2 suspect. Sa Calapan Oriental, Mindoro, nabilhan at nakuhanan ng shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 7,000 piso si Dennis Aceveda. Hinuli rin pati ang kasama niyang si Norben Delen Mercado. Walang pahayag ang 2 suspect. Yan ang unang balita. James Agustin, Buong Puso para sa Pilipino. Patay ang isang angkas na babae sa salpukan ng motorsiklo at van sa Pangasinan. Sa Bulacan naman, isang rider na aminadong nakainom ang sumalpok sa kapwa rider na paggarahin na sana. Narito ang unang balita. Parating ang isang nakamotorsiklong yan na may angkas sa intersection ng Tapuwak Road sa Dagupan, Pangasinan. Tiyempo namang paliko ang isang van, sumalpok ang motorsiklo. Tumilapo ng rider at babaeng angkas, nagkapira-piraso ang kanilang motorsiklo. Both drivers nagkabiglaan. Hindi naman natin masabi o mag-assume tayo kung sinong may kasalanan, pero initially head-to-head collision. Kung papasok ako ng kanto, wala pa naman ilaw na wala pa naman akong nakikitang ilaw kasi yung pag sa gitna na yun, bulaga na nga ako, may motor na yun, nagpreno ako, yun, umabot pa rin. Namatay ang angkas na babae. Sugatan naman ang rider. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang 2 panig. Banggaan naman ang 2 motorsiklo ang huli sa CCTV sa Malolos, Bulacan. Papasok na sana sa kanilang bahay ang rider na si Mario Domingo. Maya-maya pa dumating at nabangga siya ng rider na si RJ Palileo. Sa lakas ng impact, tumama sa pader si Palileo at bumagsak naman sa kalsada si Domingo. Kapwa, walang helmet ang 2 na agad na itinakbo sa ospital. Aminadong nakainom si Palileo at nangakong sasagutin ng gastusin sa pagpapagamot ni Domingo. Yan ang unang balita. Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipino. Ang bagong AAP chief na si General Cirilito Sobejana, ang kaunahan ng Chief of Staff na nabigyan ng Medal of Valor Award, pinakamataas sa military award sa bansa. Sa turnover kahapon, pangako ni Sobejana na rerespetuhin ng AAP ang human rights at rule of law.
Kaugnay niyan, mga igan, makakausap natin ngayong umaga si AP Chief of Staff, General Cirilito Sobejana. Magandang umaga po, General. Congratulations po. Magandang umaga din, igan, at maraming salamat. General, nahin na po natin ito. Napakainit na issue, yung red tagging, ano? At maraming nananawagan na panagutin yung mga opisyal ng armed forces na nasa likod nito, lalo na yung mga naglalabas daw ng mali o walang basyang listahan. Ano po inaasa ng publiko sa mga gagawin yung hakbang? Tungkol dyan sa issue about red tagging, kahapon nagkaroon kami ng pagpupulong with my senior staff commanders at in-emphasize ko sa kanila na very deliberate dapat tayo pag magsiwalat ng mga issues. We should exercise due diligence. Opo. Dahil hindi magandang makapagsalita tayo against anybody or against an organization. Opo. Na wala tayong pinanghawakan ng mga ebidensya. Mm-hmm. Sa mga nauna hubang ganyang irresponsibilidad, may mga initial na hubang resulta, General Sobejana? Pakiulit, Dan? Doon sa mga una pong insidente na yung mga mali pong impormasyon ano, na ipopost, may mga initial result na huba sa investigasyon, General? Well, titignan ko, Igan, no, kaupo ko lang sa Chief of Staff. But yes. Napagkakalam po yung issue about erroneously nung nailabas kamakailan, nagkaroon ng investigasyon. In fact, yung mga concerned staff officers will leave from their position. Opo. General, makikibahagi po kayo sa pagiging pag-uusap ngayon ng DND tsaka UP? Nagkaroon ng pag-uusap kahapon pero hindi ako naka-attend. Magpa-brief pa lang ako sa kung sino mo yung naka-attend doon. At ang alam yes. ko yung ating spokesperson sa armed forces ay nandoon. Opo. Sabi noon ni Pangulong Duterte, hindi naman daw red tagging ang dapat itawag sa ginagawa ng militar kundi identifying. So ano pa man po ang tawag, sabi nyo nga, nangako kayo sa ilalim ng inyong pamumuno, re-respetuhin yung human rights at rule of law. Nakakatiyak ba ang publiko dyan, General? Rest assured po, magagawin po namin yun. Ako po, I'm now in my almost 4 decades of active military service. Yes. Yun po ang pinapairal ko while I lead my unit. I always emphasize that 3 operational imperatives. Opo. 1. Is we do our job following the rule of law. Mm-hmm. We have to give due respect to human rights. And since we are in the profession of arms, we have to strictly adhere to the provisions of the international humanitarian law. Opo. Naku, General, salamat sa pagtitiwalang yan at pagtitiyak. May karagdagang katanungan po ang kasama ko, si Susan Enriquez po. Susan. General, good morning. Congratulations po sa inyo. Magandang umaga din po, Ma'am Susan, at maraming salamat po. Apo. General, nasa sentro po ng issue ng red tagging si Southern Luzon Command Chief Lieutenant General Antonio Parlade Jr. at sinasabing isa siya sa mga dahilan kaya dapat ibasura ang Anti-Terrorism Act. Ano ang masasabi niyo dyan, General? Well, tulad ng nasabi ko, Ma'am Susan, sa aking pamumuno, titiyakin namin na deliberate lahat ng aming mga ginagawa and we will exercise. Once again, I would like to emphasize the due diligence in all our actions, especially itong pagsisiwalat ng mga impormasyon for the public consumption. At isa pa, ang Armed Forces of the Philippines, mayroong spokesperson, si Major General Arevalo. At si General Parlade naman is designated spokesperson of NTF LCAP. Apo. General, ito, ang tanong lang ho, paano daw ho ba lalabanan yung insurgency nang hindi nalalabag yung karapatan pantao at nasusunod pa rin yung rule of law? Well, meron tayong mga existing laws that can be used as our reference in doing our job. Mm-hmm. So kailangan na educate natin yung ating mga kasamahan sa armed forces at other security sectors para sa ganun na hindi tayo magkakamali. May kasabihan na ignorance of the law excuses no one. Apo, apo. General, may tatanong din po sa inyo sa aming kasamang si Maris Umali. Maris. Good morning, General Sobejana. Good morning, Ma'am Maris. Yes po. Oo, General, kayo po ang kauna-unahang AFP Chief of Staff na ginawaran ng Medal of Valor. Ito'y para po sa pakikipaglaban po nyo noon sa Abu Sayyaf noong 1995. Pakikwento naman po sa amin yung nangyari noon at muntikan pa raw kayong maputulan ng kamay. Naisip nyo po bang makakaligtas pa kayo noong mga sandaling yon, General?
Mamaris, pagkaikwento ko sa iyo lahat, palagay ko, kulang yung oras sa programa mo. Yung parte lang po na yun, specifically. Well, just to proud moment. Quickly tell you kung ano nangyari. Noong 1995 po, ako'y namuno ng isang ranger unit, the First Scout Ranger Company. At ang aking area of operation ay Western Mindanao, that includes the province of Basilan, the Sulu, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Zamboanga Peninsula, and the Misamis Occidental. So on January 13 of 1995, nagkaroon po ng sagupaan between my unit and the Abu Sayyaf group in Isabela, Basilan. At during that time, I lead 16 soldiers, 14 rangers, 14 kami na rangers, at meron kami dalawang kasamang kakbo. Mm-hmm. At while we are responding to a report na mayroong presence of Abu Sayyaf group, it was an accurate information given to us. So nagkaroon po ng sagupaan sa naturang lugar. At ang sagupaan na yun ay tumagal, humigit kumulang ng 5 oras. At yun ay nagresulta sa pagkasawi ng 42 Abu Sayyaf members at sa hanay naman ng Scout Rangers, kung saan ako ay namumuno, 7 po ang namatay at 9 po kami ang 9 po kaming nasugatan. At sa mga nasugatan po, ako yung pinakamaraming tama dahil sa palagay ko na identify nila na ako yung pinuno sa naturang grupo. Mm-hmm. All right. General, maraming salamat at panalangin namin magtagumpay ka sa iyong mga hangarin. Ingat po kayo. Stay safe. Maraming salamat din, Sir Egan. At sabay-sabay po natin isulong ang kapayapaan at katahimikan ng ating bayan. So I consider the media as one of the important sectors in our peace efforts. Maraming salamat, AAP Chief General Cirilito Sobejana. Huli sa operasyon ng IACT ang ilang sasakyan na kolorum o mga walang dokumento pero bumibiyahe. Mula sa Antipolo, may unang balita live si James Agustin. James? Susan, good morning. Dito sa area ng Marcos Highway sa Cogyo sa Antipolo, nagkasanang operasyon ngayong umaga ang Interagency Council for Traffic o IACT. Dalawang kolorum nga na van na bumibiyahe mula Cogyo patungong Cubawang nahuli. Walang maipakitang kaukulang dokumento ang mga driver. Ayon sa IAC, i-impound ang mga sasakyan. Isang van din ang pinara na may prangkisa nga sa naturang ruta pero walang plastic barrier sa pagitan ng mga pasahero. Dalawang pasahero rin ang walang suot na face shield. Tinikita ng driver na iginiit na hindi niya alam na dapat may plastic barrier dahil ngayon lang daw siya bumiyahe. Actually po, complaint na pinadala sa opisina. Marami daw pong nangungulorong dito. Ang complainant po nito ay mga legal na transport services. Samantala, Susan, bukod naman doon sa mga nahuli na kolorum ng mga sasakyan, ay ini-inspeksyon din ng IAC yung ilang pa mga sasakyan na bumabiyahe dito para masiguro na sumusunod sa health protocols, hindi lamang yung mga driver, maging yung mga pasahero tulad ng tamang pagsusot na face mask at face shield. Yan muna unang balita mula rito sa Antipolo. Ako po si James Agustin, Buong Puso para sa Pilipino. Magsisimula na po ngayong Linggo ang trial ng COVID-19 vaccine ng kumpanyang Janssen sa Pilipinas. Ayon kay DOSC Secretary Fortunato de la Peña, posible itong tumagal ng 1 buwan. Isasagawa raw ito sa mga lugar na marami ang kaso sa nakalipas na 2 linggo bago ang trial. Batay sa kanilang global clinical trial, 66% ang efficacy rate ng single dose vaccine ng Janssen na pasok sa minimum 50% efficacy standard ng World Health Organization. Bukod sa Janssen, nakatakda na rin magsimula ang clinical trials ng mga kumpanyang Sinovac at Clover sa bansa. Tila magiging literal na hulog ng langit ang mga bakuna kontra COVID-19 sa Vanuatu. Plano kasi itong ipamahagi gamit ang drone, lalo na sa mga remote areas. Yan ang offer ng German startup na Wingcopter.
Ligtas daw nitong mailalapag ang mga bakuna sa eksaktong lokasyon. Kasya rin ang special cooling box para sa mga bakunang nangangailangan ng special handling. Mula sa ilang oras na paghihintay, magiging ilang minuto na lang daw ang pagde-deliver ng COVID-19 vaccines. Kung may swab at saliva test, mayroon na ring breath test para sa COVID-19. Sinimula nang gamitin ang COVID-19 breathalyzer test o GNOS sa mga train stations sa Indonesia. Iihip lang ang pasahero sa isang bag hanggang sa lumobo ito. Matapos lang ang 2 minuto, lalabas na ang resulta na 95% daw na accurate. Tanging mga negatibo sa test ang pinapayagang makasakay ng tren. Ang mga positibo naman kailangan sumailalim sa swab test. Sinimula na rin gamitin ang Spironose, isa pa ring uri ng coronavirus rapid breath test sa The Netherlands. Sa isang aparatos, kailangan huminga ang isang tao. Kaya nito maglabas na resulta sa loob ng 1 minuto. Kailangan pa rin ang confirmatory PCR testing sa mga magpo-positibo. Bibida ang bagong Kapuso star na si Royce Cabrera sa magpakailanman ngayong Sabado. Tampok ang award-winning actor bilang isang masahistang mapipilitang kumapit sa patalim, alang-alang sa kanyang pamilya. Mga kasama ni Royce sina Neil Ryan Sese at Kim De Leon nagaganap bilang kanyang ama at kapatid. Bukod sa magpakailanman, may upcoming Kapuso fantaserya rin si Royce na nagbabagang luha. Intense sa mga eksena. Samantala, kumasa si Floyd Mayweather Jr. sa hamon ng rapper na si 50 Cent. Sa isang post sa Instagram, sinabi ni Floyd na handa siyang harapin si 50 Cent pero sa isang kondisyon, winner takes all. Wow. Isa lang ito sa planong exhibition fights ni Mayweather ngayong taon. Kasama raw rito ang laban sa Paul Brothers. Atras! Ang hirap kalaban si Mayweather. Actually. Oh my goodness. Ha ha ha!